think it's so set up, as you're discussing this. Romans chapter 1, verse 25, and beginning of verse 15. In Acts chapter 2, verse 1 to 8. Okay, so it's really a familiar passage to us. Okay. Acts chapter 1, verse 1 to 5. The word of the Lord in the ESV translation says, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave them convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating them, he gave them his command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my gift, my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 14, we all join together constantly in prayer along with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. Acts chapter 2, verse 1 to 8 says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the glowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. We saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, gathering those from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. After the amaze, they asked, are all these who are speaking Galilean? The last person, then how is it that each of us hears them in our native language? Let us pray. Heavenly God, as we submit to the authority of your holy word, God, I pray that you're going to give us the wisdom and understanding sa iyong malaang na puno. Salamat, Ginoo, sa iyong padayon na kaluhoy kagumpa sa amon, kada kapadayon kami subong sa gihapon sa pagpangalaga kira sa iyo. Balot sa iyo naman. Kani karo naman, natugyan ko ang kanagayay na kanagayin sa pagpatpat sa iyong malaang na puno. Muligay at kamus mong alagad. Mga mong panamuyo sa ngayon ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Nagaling doon kita. So, kagaina sa aga, may mga hindi na makapungko kahit pili na nakita sa atong morning service. Pero may mga kakanti damot. I don't know what happened. Okay, let me bring you this title, Walk Together in Unity. Walk together in unity, or walking together in unity. Well, in a present occasion, we are going to add ING, walking together in unity. Well, I do believe, ang isa sa mga kabubuton sa Ginoo, ng iya iglesia, mag-aisa sa pagpangalagan. Gabate ka mo sila? Wala dapat some division within the church. Even Apostle Paul in the church of Philippians, or the Philippi, the church in Philippi, encouraged that simply the idea should reconcile. She doesn't want to have disunity within the church. So walk together in unity. Book of Ephesians is a good reference when it comes to the topic of unity. But as I read
the book of Acts and study it, there is a great impact if we are united in such important areas in our ministry. Although ang Ephesians amo ang mas madamong reference na nangyong sumpat sa tansipahan, pero there is a pagtuon ko sa book of Acts last Thursday or last Tuesday, nakita ko mas grabe ni Pakri sa nanabog mapag-isa sa mga kautulan of the early church in the book of Acts. So we are going to discuss our four observation. May apat na observation natin sa balon. Number one, walk together in unity. Sa diin sila nag-isa. They are united in purpose. May pag-isa sa tinutuyo. Ang atong presensya diri sa simbahan, hindi para mag-create ikaw sa iyo kaugalingon na tinutuyo, but rather we are united together in purpose. Can you say amen for that? We are all united sa tinutuyo lamang ni Kristo Jesus. Remember it again, the reference. In Acts chapter 1, 3 to 5 says, after the suffering, he presented himself to them and did many convincing proofs. Then he was like, he appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. It is about the Lord Jesus Christ appearing to his own followers. And in the next verse, it says, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem. Now there is a specific command that we need to what unite, we need to gather together in Jerusalem, and di mo pagbayaan kaniling kamaghalay sa Jerusalem. But wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 14, we all join together constantly in prayer along with women and Mary, the brother of Jesus, and his brothers. When I say united in purpose, first of all, we are not, or we cannot be united kung wala sa specific words halin sa pulo na nagpatungan sa ato. Una ko lang sila yung global tap, no? O globe lagpat. Kung ang ibo na batsagan na batsagan ko, din magkutanay kita. Pero kung wala ko mabatsagan na batsagan ko, na magkululagay kita. That's why in this specific purpose, ang kamal sa Ginoo klaro din kita mo maghalin si Jerusalem. Ako na ang guiding principle na abay pagkapos sa verse 14, we all join together. For what purpose? I do believe it is very clear kamal ng God that we need to be united in the purpose of our Lord Jesus Christ. When we say in verse 14, we all join together, in other translation, if you are going to look at this in the original text, it says, they are in one accord. All join together. That speaks of one accord. And that is what? In the same word in the book of Philippians. Kung tanaw ni mo sa Philippians 1:27, to strive together. Ang Mojimang means to work together as an athlete. Ang atong bali na tinutuyo na nangingisa kita kapangunahuna na nagabilog kita kaangay na sa isa ka mga grupo sa atleta na nagaisa kita. Wala siyang pagbinahin bahay. And I do believe this
Holy Spirit. Kanami o ang tanan diri sa aton in one accord. So ang buod ni ganon, we are a team. We are to work together for the glory of God. Ang atong tinutuyo, hindi para maghimo ikaw sa imo agenda. Hindi para mahimaya ang imo kaugalingon. Kundi nagaisa kita sa tinutuyo para mahimaya ang Ginoo kayo sa imo. We are not looking for certain personality. We are not looking for what you have. We are working together for the glory of God. Wala ba? Hindi na kita mag-iya-iya sa tagsa-tagsa. Amo na yung hama sa 1 Corinthians chapter 10 verse 91. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sa kahimayaan nilang sa Diyos. Hindi kahimayaan kadayawan ni Pastor Lloyd. Hindi kadayawan ni Pastor Lloyd at Pastor Antonio. Kundi ang tanan at kundi nga ginahimo kagang aton pinakapurpos sa kabuhi tayo na binagay sa sinisimbahan na mag-isa kita para mahimayan na ang Diyos. Wala na sa nasunta. Magkumatatanaw mo karon sa katapusan ng passage, dapat ang simbahan wala sa minatawag sa interest. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. We each have different function, especially in 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 26, so ito na tibutan. Pero kung basahin mo na, tanan kita, lain-lain ang function. Maybe I am the one preaching here at the pulpit, somebody is arranging the flower, somebody is mapping the floor, everything is all the operations, whatever, minor accounts or whatever, ikaw that reads the bathroom, ikaw that windows at siya, wala sa may pinaka-importante na task. Work is always important in the sight of God. But to these different functions that I have or that we have, we should all have one goal. And what is that goal? Is to glorify God. Wala na isip iba. Maglang sa sunod sa simbahan, all of us are equal in creation. By creation again. Ito na kita equal by creation. But we are not equal in function. Mayroon tayong kita ng function. Although hindi kita equal in functions, for all these functions, ang imo ilang panglaunaon na dapat kung ako nagawali, ikaw kahimo sa mga iban, kung sino man kahimawali, ako kahimo sa iban, dapat at isa ilan na tinutuyo amo ang paghimaya sa Diyos. Wala na yun. Kay man once na may ala kani na maglusot na self-interest, dila na nagabalik o nagatuhaw ang conflict sa sunod sa simbahan. Now, in 3 John verse 9, amo niya ang mga tao na gusto lang in maungagi lang, kaya nanotaray niya ang mga tao na self-seeking person lang, gusto siya siya lang din, siya lang din the best, siya lang. May alam na sa Bible, pareho, 3 John 9, I wrote to the church, but the other best, who loves to be first, si Diotripes, may bata ka mo, yung pangingalanan si Diotripes, ha? Diba siya nakuha niya pagkatan lang? Sili nga, will not welcome us. May anak tao yan, hindi na mag-gin sa inyo, kaya daw, ay magkunda kita sapak. Kung may anak ng tao, kasi wala lang kumasapak yan, bakit mo
nagbalik ako sa grupo. Ito na ang batasan na. Pero kung ang imo batasan kagay kay God the best, may mga dula at ang simbahan. I know the church, but you the best. Oh, ano niya? Loves to be first, will not dwell the mass. Kaya nagbalik sa Book of Mark, Mark chapter 10, 35 to 37, mga apostolis pa rin ni Jesus. Ariay, then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Kahit palapin sila kay Kristo. Teacher, he said, we want you to do for us whatever we ask. Sa iya pala, nga request, gabayaran na sa ambisyon. Nabisan si Kristo, gusto yung lakawan. Gusto na ba, manduha mo ang Ginoo, ang ever we ask, di mo ay na. And then nakita ang gloria, pagkabon sa 36. What do you want me to do for you, he asked. Pagkantan ka sa iba, sabi niya, they replied, let one of us sit at your right hand and the other at your left in your glory. Ano mo siya nang sige? Gusto sila maging poderoso sa pag-abot sa opinion na si Kristo na magkatao. Kino? May mga tao, angas na. Pero ati mo, hindi dapat magatuhaw ina sa simbahan. Can you say it for that? All of us will be united in the purpose. Wala dire sa pinaka-importante tanan kita. Importante sa tuwan sa Diyos. Bisa nagamak ka lang nila, kakindig pa, sumula ang mga tao na nagapangmak. Kaya kami tanang biriman ng mga pastor, ang disseminate pastor, nakaagi kami mak. At nasubog na pangmak, nagyapog. Paglakad ko sa Mercuris, kapoy ko tayo sa Martes, kaya nagpuntaw ako kagahot na alas dos, nagbiyahe ako pagkanto sa Lumangas, siguro. Nakasakay ako sa Roro, ako ng oras. Naglakad ko sa Don Salvador, Bagong Sila. Pag naupo sa Sires, masakay naman ko habal-habal. Mabayad ko lusintos, makatulang sa binyo sa amon na binakasihan. Pagtapos, pag-abot dito, alas kuso, wakal, kakawakal, matapos, alas dos. Pag alas dos, nang libos ka, mapauli. Along the way, nagsakay kami sa kabal-habal. Waswasan kami ulan sa Martes. Grabe yung ulan sa Martes, gari? Pwede ulan. Pangilang ipipadalaan ko sa pinalagwa akong asawa sa Lord Jacket, wali kong tama. Pero basan niya ako. So, nagsakay ako sa Sires, daw tao magkatanaw sa ako kung hindi magtupad. Hindi na halin na tao magkipasa. Pagkabot ko sa Bakulo, nanawag ako, kato sa Luro, kaya nakakuwarta, disintos na lang, kumakaawag ako, wala ko nung pauli. 15 line ni Pastor Mundo. Why did I go na ka si Leluya, o kung ano ba, ay kay magpaglagdan na, kahit ang atong bingkanto dito, hindi nang nilipo sa may sinsibig. Pero ang nalagtaw ako, mabisan na ay laing kami na simbahan, isa lang ang atong tinutuyo. Para mahimaya na ako ng Diyos. Amen. So dito ko, aswas teacher, pag-abot ni Dere, sakay ko sa Roro, doon ka, pag-abot sa Balay, lapit na alas 12 sa gabi niwa. Kapoy. Tulog, pag-bugtaw sa aga, lakat naman sa Guimaras, pagkakita ako sa simbahan, kay Tigrati ulan, at mga ino, kahapag simbahan, pwirting lupa. Why man nimbro nga, nagmap naman ako. Sinuway niya yung pahuway niya ako ng gawa. Tugtog ka ba ito? Sino ka ba ito? Praise the Lord. Dinarin sa mga bangko. May tayo ng bato si Mara sa kamuni nga. Lagba-lagba ito. Kutungon niya kakapatol. Kutay mo ba? Pero sabi mo, isa lang ang akong tinatoy. Isa lang sa akong pangunahunan. Lord, sa akong ginahimo, kabay pa nga wala lang sa self-interest. Kabay ka sa tansa ko, kamangkang na ginahimo, kapangunahuna,
mahimayat ko ikaw sa taksa at inyo. Amen! And that is the only way where we can glorify God. Pwede ba naman ako, hindi na pala yung katutus pabusi lang ito at ikulan. Tawo ito, pastor, kahulasin mo. Tawo ito, kasigit. Pastor, bigin ka na. Sure, tatanggol. Huwag ako papak, malupan lang muna pagkatus pabusi lang. Basta kayo ito yung sa keres, hindi ko kontrol ako. Huwag ito yung Diyos Manus. Remember, do not build your own kingdom. Hello? Do not build your own church. This is the church of the Lord Jesus Christ. We are all workers in the Lord. We are all servants of the Lord. Work together in order to glorify God in our lives. Amo lang din ako yung kingdom. Kaya yung iba na pintin, pertingin daw sila ang hawa sa sunod sa simbahan. Okay? Susilin niya, let one of us sit at your right hand. Pero ano ni sila? Si John Tempes, si John, kahit si Lorenz, Jake, mga anong tawag nila, may ulang dibutan, glory hounders. Bago na turn na, naamo na sila ang malung agaw sa himaya. Ang tali ang himaya ay sa Diyos. Pero kung isa, gusto nila ko ako. I hope wala inandari sa aton. Amen? Amen. Ang tanan na itong pagkaimuon, ihatag ang himaya sa Timoko. Kaya wala na sa iba na pa na purpose. That's why we need Ephesians chapter 4, verse 1 to 7. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Can you imagine that? Sa Apostol Pablo, ang iyong nagtantaw sa pagalingon, prisoners for the Lord, atin mo, although Ephesians is a prison epistle, nabiraan natin sulat ng Pablo, ang Ephesians sa sulod sa prison o sa house arrest. Ang mga prisoners for the Lord, hindi po siya nun literal na prisoner siya tungkol kinagwali sa sinuha, ang mga iba na salang tuktay. Ang mga tinitipado, sa iyong kapalingon, wala na sa siya sa ibang pang-interes na kabuhi, kundi doktaangay siya na pitilanggo sa inutong sa Diyos. Na iyong kabuhi na hatang na siya 100%, wala na sa ibang pang-ambisyon, sa interes, isyon ito glorify na. I am as I am prisoners for the Lord. Well, maybe isa na sa mga context. Pero kung ibalik mo sa original text, si Pablo, kaangay na lang isa sa isang katao na nagkahimo na lang din siya yung buto ni Kristo, kapula na sa isang interest. Then the other one, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Grabe si Pablo. Ikaw na ako rin ang kasi parisiyo, magpunta ka ng kisa, pwede siya magpagugan. Isarap lang, pero pinbok, sabi niyo, isa na, sinulat niya. Ang mga sa nalilan, nag-anniversary, si Guimaras, last niya, I work harder to work to them. Sila niya, sobra pa nga akong pagpagugulay, yung parang niya kong malimon sa ibang mga puso. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another, sila. Make every effort to keep the unity of the Spirit to the bond of peace. Anong sila niya? Himo ka ang tanan ko na mahimo para lang matipigan ang pag-isa sa sunod sa simbahan. To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang mga sinunod sa pag-ilay, dinadiscourage din ang pagkatansang may pag-inaway, may pag-hipokrito sa sunod sa iglesia. Dapat transparent kita sa tansa-tansa. Kayo si Amy, mula? Make every effort. Hindi pag namulang uha. Meron din ang tinuon na daw sa magkasiling na plano ni Sayaman. Doon kapalan, kung pwede na mag-alit ang word na kapalan lang.
Ano misa man, kapalan, kapilan ng being correct, no, huwag niya ako na. Kutinto na lang siya sa sila. Grabe ba ang kamar ni Pablo? Sige lang. Kung buti ng Ginoo na lang ang himo, ang importante, mag-iisa kita na may paghilait sa sunod sa iglesia. Kaya kung ito ang kanya, humility, patience, wala. Kaya kung ang gusto lang naman ng mga pastor, hindi na, kung isa, may araman din doon na doon magagawa ko ng among pagkadaan, pagkadaan lang. Doon natin sa pinti, magwala, ito hindi yun. Hindi tayo. Make it effort to keep the unity of the Spirit of the God of peace. There is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Grabe yung namali, one body, one spirit, one hope when you were called. Then, one Lord, one faith, one baptism. One God and people of all, who is over all and through all and all. So makita ka na ipag-isa kita, may anak din nga mando sa pag-isa. Kaman, may pag-isa sa isa lamang kadapo in 1-1-1-1. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Tanahin na, pero itagaan kita sa grasya sa Ginoo para mapalambot kang ma-apply ng tanahin sa atong tawin. Apportion. Next, Ephesians chapter 4, 31 to 32. Give away all bitterness, rage and anger, growling and slander, along with every form of mal. Katakain na or piyain na ang bitterness ay kasing-kasing rage. Ang rage is higher anger. And anger, growling and slander. Aling growling, irritation. In other words, irritation and slander. Na wala ganing uutot, ginalibat mo. Pero kung wala kang aras, siya namin man yung yuhumo. Don't slander anyone. Along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another. Ayan ang balay ito tupad. I love you with the love of the Lord. Kami siya niyo suha. Si Diboya, si Nikay lang ito. Ba na yan? Nalaman mo na kami. Kami ang iba man. Dibo, tamo man. Si Tata man ito. Ba na? Be kind and compassionate. Sino ka nga disipulo? Balaan na na. Satan is a divider. Kapatid, gamos na? Satanas, umiya style. Ang isa, ginapasakyan na nalang lang. Pasakay. Kapatid, tinatunga ka mo, brad. Di pala mo, division mo yung multiplication mo. Lala. Kaya paano magdama ang simbahan? I don't think so. Satan is the divider. Unang hanggang sa 1 Corinthians 1:10. Hindi man makita na rin yan literal, pero makita mo. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another. Sino ngayon? Ang mga taga-Corinto na hamba na. Ah, namin is Pablo. Hanggang isa. Ah, namin is Silvas. Ah, namin is eh. Muda ako ilalim pata. Kung basa ko gini, siling Pablo Manchi, si Pablo Katanong, si Apulos, nagkatukay, pero ang ginawa ko patungo.
I appeal you to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Pagi ini aku makan, tanah-tanah, it is only in the Lord Jesus Christ. Sumpah-tanah, relasyon dari sesuatu yang musimbat ada kepatungan si Kristo kamu nasya ang bahan sa atong tangan kaya kung personal na ang pagkakabalan ang buto sila ang pagbibig kay Pastor Romy Pastor Romy ang magkakabal yung isu yung pagkakit ko ay muna sa pagkakit kaya ako ko pinatunan lang ang autovision gameplay isa sa mga duha ka-process siyang conflict among ang nila at ang tone siyang inupino. Sa Proverbs, namupasin sa Proverbs yung kasi na makontrol mo tanang na klase na sapa pero hindi ko makontrol yung iyong dila. Pero ako makontrol na punta pero dila. Tanang na. Sakto saan eh? Ha? Kumusta ka na? Ayaw ka na? Nanawag na ang imong dugo? Eh, ang imong nila, hindi mo man makontrol. Hindi, kaya yung lahat ka. Sa liwa, kontrolan ang imong nila. Eh, kasi ikatuwa na dito na ako, wala ko mang naubusin ko. Ang tong, naglang, sister, hindi yung isa, kung may biktima sa akong isa. Kamanto na kayo sa financial aspect, wala? Hello? Hello, hello! Kita gue udah mau pengaki ku, baby beres lah. Gue boleh, gue udah mau pengaki ku. Bingung lah, si kurung lah. Patu dulu, bayang saya seluah. Tapi mau dia siapa api nape? Api nape siapa seluah itu? Dia rasa. Gue rasa. Tung, saya takut ibu bingung lah. Jadinya dari that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and in thoughts. Ang mind na, kinarapin natin translation, will be the virus is mind that speaks of your heart. Ano na siya? Center of the heart, mind, and thoughts sa pangmaulan. So dapat ang na natin din yung manifestation sa sunod sa sipahan. So Satan is a divider, but Jesus Christ is a united. Isa lang ang atong diril masilay na nag-iisa sa atong, si Kristo Jesus. Ang isa ang napakiwa niya apin sa Arcewiki, Kirlil, Bigrabi. Bro, ay sa Paloma, hindi ka sumuko, is Kirlil. Sabi ko, Kirlil, ang inigulo siya, General Kirlil. Ang Kirlil, na sumuko, ito sumuko. Jesus Christ is united. Kaisa sa atong tanan. Ephesians chapter 2 verse 14 to 15. For he himself is our peace. At sino na he? It's Christ. Who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing walls of hostility, by setting aside in his flesh the law in his command and stipulation. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. He's talking about the Gentile and Israelites before. In isa, ang buong singanon, dapat may ara kita pag-isa tanan sa sunod sa iglesia. Kaya kung upbringing pagkakalan, why hindi kita mag-isa? Okay, so that is united in purpose. Number two, united in prayer. We are united sa pagpangamuyo. In Acts 14, Acts 1 chapter 14, we all join together, that is one accord, constantly, hindi lang ha, subong wala, gusto naman wala, no. We all join together constantly in prayer. Sa pagpangamuyo,
another. So in short, there is no other bond that will make us united is also in the area of prayer. Galatians chapter 6, 1 to 5 is very clear. Brother and sister, if someone caught in sin, restore or you who live by the Spirit. He's talking about the mature Christian, eternal Christian, to a spirit-filled Christian. He's talking that should restore that person gently. I-restore na sa hinay-hinay, but watch yourself or you'll also be maybe tempted. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Meaning to say, in our prayer, it's commanded by God that each and every one of us should carry each other's burden. Nakita mo na utot, ikaw mo nuligan, tuligin na. Hindi na pagpalamuta pa sa boss. Kung kinaanggalan din ang pagpalamuyo, isang diin ka man, pangaluyo siya. Last time, nakabatol ako sa text. Pastor, bulitin kami pangamuyo. Kaya nagkatadlaw ka din kami. Ari ba ito pangamuyo? Nagkatadlaw ka. Tali, inadubo, maglubo, ni taas man. Asin ko, nagkatadlaw ko sila. Hindi ko sige lang, pangamuyo, ano lang. Hindi pangamuyo, ano si Sano Nino. Oo, ako din ka nadala. Yung gamit sa Ginoo sa ako, palawin ka magpapuhin niya. At yung gamit sa Ginoo na magsimba, kagaduhin ko. Para pangubo ang blood pressure yan. Kaya man, kung kanto kasi inyo, may katataklan. Kung magkanto kayo sa simbahan, kung siya kalimot lang takaraan, taklaro na, makaridus ko kayo na sinutubo. Hello? Ako pinapirap ni siya, kaya daw, grabe ko yung banding ka sa mutat. Ang iyan, yung dalas kino, nagsigil ang pastor siya, yan ang ula. Buyon ang muntas yan. Isa lang ang advice sa iyo, bay. Bay na anong tawag? Pangalagad ka, makuha pagkita ministry ka rin. Ihatan ko sa iyo ang map, dahil sa bahan, para maglubo yung grupo. Pwede na. Pero sa bato, pwede na nang nangyahin na sa putong. Lagi di kamot naman. Ha? Pwede? Di naman max, Pastor Roy. Di naman max, kaya. Ikaw naman max, kaya duming ko, ha? At ang lingko. Sa bato, sa panu ako kaya? Tumili ka. Tama ka, nasun ka. Ang datang lugo, meron kinong baan ko. 150 o pero 100. Lugo nga, regular. 150-80. Hindi nga. Grabe, practice yung magas. Tataklan, pagkatlo pagkaray, simbahan, magpahan, mag-ubra, mag-bunyan sa tango. Palhas na matlaw. Palhas lang. Nadula ka rin mo sa maglakad, at awal sa lang maglakad, kaya gawa ako na nasa ako. Dati ko wala ka din. Pakisa ng tuhog ko. Okay? So there is what? Carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Kuligi ang dapat kuligan. Pagkabuyuhin sa adlaw-adlaw matanan. Sigay ni Dre, in verse 3, if anyone makes there something with the anak, he deserves himself. Diyan ka ba na sa ahas at tali sa simbahan? Oo. In verse 4, each one should test their own action. Then they can take pride in themselves alone. Can you imagine, in-advise kita, you have to test our own action. Pasiglado ka mo ba na itong lahat? Pasiglado ka sa sinon ako? You have to check that. They can't take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Hindi pag-ikukara rin ito kung kalimun. Then, for each one should carry their own loop. And so therefore, silindir sa ato nothing but charity in the church than carrying one another's burden to the Lord in prayer. The exercise na ang subong si Timaras. Atat sa dito sa insulta na namin sa Mercedes, nakita namo kung ano kayo pipigoy niyo.
Kada Miyerkules may anak kami Bible exposition. Pagkatapos sila, may grupo-grupo kami. Karon may ara kami nga prayer partner. Pangamuyuan, lang saan ko si Sister Jilin akong prayer partner. Every day, pangamuyuan ko siya. Every day, pangamuyuan niya naman ako. By that, no one bends our relationship, no other than this. Sa sige ka pangamuyo sa utol, tulungay na yung malapit siya sa inyo. Kaya ka nang tabo sa akong simparasyon na sa previous pangasibahan akong lahat. Membro sa simbahan, kobra sa Department of Agriculture. Kada may anak ito sa system, ito ginaupanganya, ito ginabunggo, ito ginabunggo. Ito nga itong try dito ni ma'am. Kung ginigo ko, pwede ko siya ginabisitahan. Kasi sige ko bisita siya, instead na magpaulit ako nga ito mag-presya, hindi ako nag-presya. Ngayon ko, brad, pwede nga malakad ng kusubong dahil makuwi mo on, ako yung naginagong lawan, sa panuli ko ni Mas, hindi mo ko pangamuyuan. Ikaw, pre, sa ako. Sige sa pangamuyo. Pwede sa sumana, pre naman sa iyo. Sa sumana, after one month, may isang kabis na nag-pray siya ng ibig. Pinuho, isuspend man si pastor sa iya, ibig siya. Sa padayon niya ng pangamuyok sa akin, sampulihi siya na ang nagaupon sa kanan ko ng mga programa. I think that is one way of carrying each other's burden by praying your brother and sister. Gagano, bibot, rapid na rin ang pangamuyok. Pagsubong, hari natin. Isang late lang ko. Doon namin pag-ibig-ibig ang mag-ibig. Amen? Amen. Praise the Lord. Ano mo yung ay isa ka isa? Isa yun na sa mga yabi na mag-build pag-ibig ang relasyon sa kansa-kansa. Pray each other's burden. There is a bond that develops people who are who pray together. Kasi mga Katolikong lang, although hindi pag-inig siya publicly, but there is a truth behind it. Kaya kasi rin, a family that prays together, ano no? Stays together. May punto na. Kung kalimit na ilang, may pray lang, layan mo na nila mga muyo mo. Abi Maria Prosima, Abi Maria Prosima, si Prosima, ang ilang mo. Silensya. Kaya sa labi, dapat kumalan. Gusto yan, anay, hindi mo ito magdali. Ito si Sklante. Ayun ko pala, isa kong ka-pastor dito si Charles na si Sklante. May Charles na si Sklante mo. Si Mr. Bianca, nakadibati siya sa ano ng grupo na ang ngalan dito nun eh, Cristo si Yahweh. Si Yahweh, ang ngalan sa ama eh, si Yahweh. So, wala na o si Jehovah, wala na si Iban. E sinunod na, kung napatik ka kay Cristo, hindi na gusto. Tengah man, siya wigit! At may magka-duhol mo itong matulian na sa'yo ito si Bata to. May bro, kung sa kapitala ang ngalan sa namay, hindi siya wigit o si Jehovah. Na, sino ngalan na iba? Sa siwa mo. Kaya na pasin sa buko, Matthew, I think. Sige nga, amay namon, nayala ka sa langit. Pagkadayawon, nagiging ngalan. Kita mo, ang ngalan sa ato na may si Pagkadayawon. Diba? Gadget na. Pwede ka duho ni students. Sige nga, dinirturdong ng imo. Sige nga, ako din dinamal ang title. Amahin namon, siya si Mama. Amahin namon, naka sa langit. Pagkadayawon, ang imo ngalan. Oh, kita mo si Pagkadayawon, din ngalan. May mga buta na we have to apply our wisdom na mag-isang abot ang dimisyon sa simbahan tungod sa mga konsepto upbringing ngayon ni Mayo. But I do believe once you continually pray for your brothers and sisters dira ka develop at kabukata ni Jose at Jocelyn manumoy, madevelop ang inyong relasyon. There is a bond that develops
people who pray together. Hindi humagal ni bakit ka pirmi. Amen, Pastor Roy? Amen. Ang testado mong Ginoo, sige, ang tao si Ginoo, kapalag yun naging. Kapalag mo ang principle sa politics, Pastor Roy. Isa na mo ka debate, kaya ang purpose padala mo sa si Ginoo, isa na daw ka pa, at ng palag yung ang tao, pirmi naging sa tumakan sa Diyos. So, kung kayo na, kung ka practice sa story, na wala pa rin maporma ang Iglesia ni Cristo, dahil kitao. Why pa maporma ang Iglesia ni Cristo? May mga tao na nagkakati pa sa una na si Cristo ni Diyos. Grabe na, hindi pa kaya yung hasta na lang nabot sa Reformation and the History of Church. Why hindi natatapos? Hasta sa mong intraan mo mag hindi mo na dapat matapos. Instead, kikita mo, ilang tao sa mga province, ganyan. Nag-invita pa ang Iglesia ni Cristo, simba ka mo din na sa abon lang. Nakalita mo lang. Pero pag mo yung ilang lang na kaya mo yun, kasi tingol ka lang ni Anak ni Iglesia ni Cristo, kapag ka mo na sa kalahatan, ang nalangkat ni Mulang Perio. Sa kalahatan, ha? Ibigens na si Iglesia ni Cristo. Nagkanto na din siya ako. Subo na yung tuto ng kilala na sa tuwingin. Binabisitahan na siya sa mga Iglesia ni Cristo. Pulis na siya, retired police. Ano ba yan? Araw na nakita kong pamaturan. It is not by means of debate, but God revealed to him the truth from the gospel through our preaching inside the church, through our witnessing. So makita ko na kung ano ang Ginoo ang mga sulong-sulong o tatina ng debate pangamuyong Islam. Amen? Pangamuyong eh. Kaysa best kinakyaw ko para madalatas sa Ginoo. So there is a bond that develops people who pray together. When we pray for others, we are less focused on ourselves and our problems. Huwag na. Kung sige ka nalang pangamuyo, kung isa malipatan, hindi mo kauli mo. Pag may lang palang siya nga lang, nagulong na yung ulungan. Ito, I don't know if you experience that. Pero ano na ang palitao? Ang passion. Compassion na rin sa iyo. So when we pray for others, we are less focused on ourselves and our own problem. Philippians chapter 2, ako may klaro rin tayo sa sunod simbahan, dapat mong manifest it. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, una encouragement sa pagpadasi, any comfort sa pagpaupaw from His love, any common sharing in the Spirit, ako yung testimony na ginihimo sa imo sa Diyos, in any tenderness and compassion, then make my joy complete. Mabuhay na iba ng kalimpay mo sa pastor, ang iyan ng membro na nagahirupay. Amen? Amen. Pero kung ang membro ka, why yes, it's all sa pastor. May lang ang membro ko ang pastor, pagkita mo ang problema, sakit pagkita kayo sa sulod sa iba. Amen. Kinahangan ang pastor magkahalong ito. We need to be very careful. We make my joy complete by being like-minded, giving the same love, being one in spirit, and of one mind. Ngayon, ito balik naman yung mga one-one. And it's literally, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ano ba na? Selfish ambition. Kung di siya, gusto na ito, kita lang ito. Why na siya ka-best na kundi ikaw? May na iba tanga, daw gusto masintel sa mga pamamulo sa ikaw kundi ikaw. Sige sa Bible, do nothing out of it. Rather in humility, value others above yourself. Mas tabaw ka magdahalong kong prasa. Ikaw man magtulog sa akin, hindi man ikaw tasa. All of us. Above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Hindi lang ha, para lang sa iyo kayo ha. But rather sa akin talang na kaayuhan. So that is the command of God to all of us. So we are united in prayer. And the third, we are united in power. Sa kahong,
united sila. Hindi sila kaugalingon. They saw what seems to be tongues of fire that seems separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Hindi niya sinintang na buru-buru, ha? Hindi niya inang para sa subong in-exercise. The speaking tongues there is in the other language. Mga Galilean, so Islam, kapalun Islam, makapas sa ato yung bayaw. Ang buong silang, sa pagkain ko ni Sin, all filled with the Holy Ghost. Ang buong silang sina, ano? Let me stress this phrase. The unity of the early church came about because they were all right with God. They had the right standing with God and filled with the Holy Spirit of the Spirit of God. This unity produced amazing results. Tumod sila pag-isa, may grabe ang resulta na nagagawa. They preached the same message, that is, in Acts chapter 2, verse 11. Kita na lang pagkasahon. The other one, they believed the same thing in Acts chapter 2, 41 to 44. And then, they carried the same burden. Resultante sa pag-isa nila, nag-isa lang ang dada nila na mga ginahimo. They carried the same burden. That is Acts 44 verse of 2, 44 to 45. And then it says here, they love the same things. That's the result of unity. Acts 2, 46 to 47. And the last, we can say, it all is filled with the Holy Spirit. Kung tanan kita napunan sa balaan ng Espiritu Santo, anong sila niya? There is no difficulty in diversity to unity. Anong doon siya nun? Bisa magkailain ang atong function dari sa simbahan, ako kawala, ikaw kamok, ikaw grande, kakanda, tanan kita in different function, pero hindi good life sa pag-isa sa atong bagot kay tanan kita filled with the Holy Spirit of God. The only way that we be united. What is this field? Ephesians 5:18. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Na akin include ni Pablo ang word do not get drunk on wine. Ako siya nga nung nag-inom si Christian for whatever. No, ang ginamal rin ni Pablo is looking, comparing an illustration na kung ang tao gani nalulong sa ininom, ang ininom nagakontrol sa iya. Kung napuntaan siya sa ininom, ang ininom nagakontrol sa iya. Ang unas katapusan illustrated that be filled with the Spirit. Naman, kung mapuntaan ka man si Espiritu Santo, ang iyong tanang ginahimo nagkadala paghimaya sa Diyos. Your life is filled with the Holy Spirit. To be filled means, hindi na yung filled ha, ay hindi na filled. To be filled means to be controlled by the Spirit. Each one of us must be filled with the Holy Spirit so that our life be controlled also with the Holy Spirit. And so therefore, if He controls me, kagamat na ininamanaan, if He controls me and controls you, we will walk together in His power for His glory. Sa iya, kahimayahan. Ano nga dapat sa ating kabuhin? Last, they were united in performance. Of course, Acts chapter 2 verse 4b. Ano nga pala? And began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ang ginamang kagayna na they continued to share the gospel in a different languages. And so therefore, they were united in performance. And so therefore, each one busy doing their part.
in conclusion of life is visual in Ephesians chapter 4 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ano po no? To do good works, which God prepared in advance for us to do. God bless us.